Magandang hapon, guys. Update sa ating 16 days ba? Cucumber. Yan itsura. Fertilization guide tayo, no? For beginner's guide. Yung ating mga... Ayun si Eugene. Shout out kay Eugene. Nag-abono. Ayan na yung itsura. Asum na naman. Ayan. Trellis kompleto na. Ayan yung itsura pagka mayroon ng taling pataas. Ito yung mega C. Part doon yung mega, ano, yung super C. Itsura ng mega C ay matataba. Double trellis tayo dito sa mega C. Dahil kumakapal to, no? Meron tayong tubig dito. Saan na? Bili. Ang gagamitin natin. Ayan. Isang lata ng sardinas na urea pa rin. Sa edad na 16 days. Ayan. Uloy sa timba. Bali tapos na rito ang mega C, yung condor na lang yung naabunuan namin. Ayan, isang lata, no? Natandaan mo yung naglagay ka ng tanda sa pinagtapusan mo. Ayan. Katulong natin si Eugene, ano? Ayan. Ang pagdilig, isang lata pa rin yung takal ng tubig na ididilig, ano? Bawat puno. Yan, for beginner's guide tayo. Urea yung ginamit natin. Pwede na tayo maglagay ng 3x14. Kaso, nag-urea muna tayo. Saka na tayo maglagay ng 3x14 pag may putas. Pagka may flowering na, baka next application natin, maglalagay na tayo ng 3x14 kasi nga expected mas tataas pa yan at magiging flowering na yan, mamumulaklak na yan. Siguro mga 20 days na siya. Sa edad 20 days doon tayo maglalagay ng 3x14. Pero kung warang urea dyan sa area nyo, pwede naman yung the best, yung calcium nitrate, tropicot, yung 1620, o kaya nitrabor. Dito marami sa amin yung urea. Medyo mura lang kasi urea, guys. Saka talagang talab na talab. Tapos nababalita pa ngayon yung mga abonong fake. Ay nako, ang mahal ng abono. May fake pa pala. Yan itsura ng ating mega C. Edad ay 16 days. Balik kahapon na pagpatubig tayo dito. Tinaisara na yung patubig natin kaya okay na. Tapos na sila maglinis. At ganito na itsura ng ating Super C. Mas mabilis tumangkad yung Super C kaysa dun sa Mega C. No? Kaso sa edad na 16 days, halos wala pa siyang lumalabas na sanga. Pero dito sa Mega C,
naglalabasan na yung sanga. Medyo mabagal yung pag-angat niya, pero may sanga na siya. Yung side shoot, may mga part na may side shoot na, palabas na yung side shoot. Saan na ba yung pala sa kabila, guys? Ayan yung legacy natin. Ito yung itsura niya ngayon, nakakapit na siya yung kanyang balbas, ano, yung kanyang baging, pero yung mga sanga niya ay naglalabasa na. Ayan yung side shoot, bawat dahon may lumalabas. Ayan, madami siyang sanga lumalabas. Yung condor, tumataas lang kasi yung guys, madalang magsanga kasi single trellis lang nilagay natin doon, pero madami yung bunga yun. Ito yung itsura ng trellis natin na double. Yung iba hindi makita kasi straw ginamit natin, itim, itim na straw. Ito yung sako, kulay puti, kaya medyo maganda tignan, kitang kita, no? Ayan, madamo, wala nang problema yung damo, guys. Pero dapat matanggal natin yung damo dito sa puno kasi baka mabulok yung ating puno kasi nga hindi maarawan yan, mapapayungan, no? Labas na yung mga sanga niya. Ayan, tsura, maganda yung dahon. Pero mas mabilis talaga tumangkad yung condor. Samantalang dito ay nagpapa sanga muna siya. Madaming lumalabas na sanga, maliliit. Saka ito na yung critical stage ng cucumber, ano? Mapamiga si o super si. Ito na yung pinaka tricks sa mga peste. Dahil nakadalawang beses na tayo nakapag-spray, expected dapat meron ng uod sa mga dahon, sa mga talbos, ano? Pero sa atin wala kasi nakadalawang spray tayo. Nung una gold, pang uod na mga itlog ng nagiging uod, spray natin yung gold. Tapos nung second, ayun, pang uod pa rin, tsaka trips, tapos yung pang-aphage, yung malatayon. Kaya malinis yung ating mga talbos, halos wala tayong nakikitang uod. Tapos iskwan din tayo ngayon sa talong, guys, harvest day ngayon. Saka dun sa ampalaya, konti lang mapapitas natin sa ampalaya. Yung talong medyo marami ngayon. Update lang muna tayo sa pag-abono, ano? Isang lata ng sardinas na nitrogen, yung urea. Ang taka lang pagdilig ay isang lata lang din, ano? Kunti-kunti lang, ano? Kasi yung urea natin ay palay dati to. Maraming nutrients na na-stack dito. Mga, sabi ito, organic. Kasi buong taon, halos matuyo, matubigan, kaya maganda yung ating pipino kasi nga maraming na-create na organic yung ating lupa dahil dun sa pagtanim ng palay. Malubog, matuyo, malubog, matuyo, ibig sabihin maraming na-decompose na organic matter dito, kaya maganda yung bulas ng ating cucumber, na? Update lang tayo. Yung pagpitas ng talong, hindi na tayo nakapag-update. Ay nako. Tapos madamo na rin, guys, sa talong. Hindi rin tayo makapag-spray. Nagpatubig tayo sa talong, update tayo sa talong. Pipitasin natin yung bunga ngayon. Hindi pa tayo nakapag-spray ng herbicide. Ipapakita ko rin yung paano pag-spray ng herbicide sa talong. Saka dito sa pipino, ewan ko, ma-spray ko itong pipino. Yan. Yung ampalaya na natutuyo na. Hirap ng tubig dyan, guys. Hindi makataangat yung tubig dyan. Hindi katulad dito sa pipino na maganda.
Ayan yung tanong natin, madamo na talaga. Pero nangingitim. Nangingitim yung ilalim. Marami ng bunga. Mga talong natin na harvest, malalaki na naman. 3 days muna mula na nag-harvest tayo. No? Tapos tong kamatis nating isang puno. May mga bunga na rin. Ayan. Nakarang nung binuksan yung ilog, nalanta yung iba. Ay nako, every 3 days yung patubig kaya nalalanta pa rin, ano? Ayan guys, yung pipitasin natin talong. Madami na naman, ano? Kabono lang natin dito, gamit natin 1620 sa ano? Urea saka 3414 yung bono natin diyan. Nagpatubig, nagabono, tapos nag-spray. Tapos pagkayari nating mamitas, mag-spray ulit tayo dito ng malatayon, guys. Prevention tayo, no? Ay, hindi, malatayon pala nung nakaraan. Gold ang i-spray natin dito. Para gumanda yung mga bunga, kumintab. Kasi yung bunga ay may gasgas. Kaya mag-spray tayo ng gold. Alternate natin yung malatayon, ano? Baka doon lang guys, share lang natin yung pag-abono sa ating mga halaman sa pepino, ano? So kapag pitas dito ngayon mismo sa talong, ano? Mamimitas tayo ng pambenta. Pero madamo na. Baka next week makapag-spray na tayo dito ng herbicide, ano? Thank you.